Any particular player ba na medyo ina-eye out nyo sa Bren Esports na pinaghandaan nyo as a team itself? Wala naman. Wala naman kami pinaghandaan sila. Dapat sila yung maganda sa amin. Yo! Medyo strong words coming from Dilar himself. Wala kaming pinaghahandaan, sila ang maganda sa amin. What a confident young man. Pero syempre, ngayon, malaman natin dito. Maraming maraming salamat, Dilar. Medyo mainit. Kamusta ngayon, Coco? Okay lang ako. Ano naman ang masasabi mo? Sabi dito ni Dilar, wala kaming pinaghahandaan, kayo ang maghanda sa amin. Hindi nga kami nag-practice eh. Yun ang gusto ko! Hindi nga kami nag-practice. Pareha sila na walang kinakatakutan. Pero ayoko nang patagalin to, mga kaibigan. Oy, pero alam mo ha, Bren Esports dito, they're doing a great job finding this pickoff. And lastly, kahit siya yung gumagawa ng plays dito, he did not foresee this. Coco! This is a 3v1! Oh my goodness! Wow. He takes down 2! Coco dito with the plays! Incredibly bad decision making para sa Onyx PH. Surely, meron silang control na wise. Gonna be double na huli pa nga. Bren Esports punishing. At syempre, COCOSANITY na naman. Whatever lead na hawak ng Onyx PH kanina, walang-wala na ngayon. Yeah. This is the problem we are talking about. Mayroon tayong replay dito of what happened. And you know for sure, na once na wala na, na hindi nila napatay before the Cotterant Inferno, for sure maapag-regen up ang isang Tams. Lalong-lalo na tatlos kasi sila doon. I mean, kung 1v1 yun, hindi maapag-regen ng ganun kabilis yung isang Tams. But you have to take note, pag tatlo kayo tinatama ng Cotterant Inferno, sure. Kasi pwedeng bagong baraha kasi hindi siya, parang unfamiliar siya for Bren Esports. Paano mo nga naman kukontrahin kung hindi mo napaghandaan? Pero look at this, tinan mo, this is 2 against 1. Coco doing a great job dancing against 2 members. Of U-level. Sabi niya, inuuna ko lang isa. Susunod ko. No, itong pangalawa sa double game for the side of Bren Esports. Sinusunod-sunod. Ginagangsa na 4 na. Stars, Mr. Lito. Si Lito Wanderer. But as I say this, that is of course the first poke of the game. KelBJ will use his flicker plus the second skill. Pero mukhang bitin. Dahil first yun na nga ang first blood. Make that second double blood. Kill. Double kill for Dr. Rebo. Nakikita natin din yung lakas dito ng Uranus. Siya yung unang ginaw pero siya pa yung nakapag-turnaround ng laban. Naka-pull yourself together din siya dito. A little bit of cooldown reduction. Lockdown na nangyayari. Oh, may iba yung may lockdown na nangyayari sa Bren Esports. Diyan lang kayo. Kami bahala sa buong mapa. Now, Coco doing a great job against these 2 members of U-level. Uy, may parikol pa. Ayan na! Sandwich method kanina. Ako, mga kaibigan, ito na si Paring Dev na iwan pa. Nating papa. Wala killing me para kay Coco dito, Escanor. Nagamit ang... grabe naman. Nasty taunt here para kay Paring Coco sa kanyang show. Pero lastly dito, ayaw pa uwin. Si Paring Escanor na flame shot pa nga, mga kaibigan. And that is it. Ano lang... Tamang angasan lang. Oo, tamang nga. Kumbaga, binibig. Ayun, tinan mo, konting sayaw. Snowball sa mukha. No, parang mainit ang tarima na magiging ano natin dito sa offlane. Mind games. Mind games. Ng Bren Esports. Not only that, hindi makakaporma yung ling. Oh, sinabayan ni si Coco ng talon. Grabe. Nag-holding hand sila doon, pababa. Oh, grabe timing. Grabe yung timing. Sabi, tamang i-looks ang baka pero tag team. Parang ganun yung baka. Literal na sabay na sabay. Grabe, Bren Esports dito. Parang ganun na ata yung linyahan natin eh. Binabasa na nila lahat ng gagawin dito. Yes. So they will just go then. This is my top lane and try to stop on thwart. Kung ano man yung pinabalak dito ng Bren Esports. Full second dito, getting caught out. And Coco, mga kaibigan, using all of his skills, but he will take down Nana kasi meron pa rin burn na naiwan dun sa Nana na yun. Now, Lusty is gonna take a lot of shots. Now, Wise jumping in. Does have the ultimate, gets the takedown. At meron pa kasama si Coco with the Yakto. Kasama ka naman yung Way of the Dragon na papwersa ang Cotterant Inferno. Oh my Venus, nice touch. At magkakaroon pa cheers. In comes Dilar. Does have supplement of damage. And in comes Yakto, pero hindi na sila mag-overdive. Scratch that as Dilar. Si mga Escanor! Bigyan ng isa, sumama pa si Coco. Ang dami pulado! Double kill for the Ling. And that is it. Isa na titinubuhay ng ultimate pa ang ating Hayabusa. And that is gonna be a wipe on here for Bren Esports. Ni-reveal lang ng Bren Esports using the fake Lord. Ayan na. Paulanan ng recall yan, Coco.
para mapapasama talaga lagi pagkaka-fake, no? Last is falling low! Naku po! Patay ang Quago! Pero naku, nagpapaklaatan yung dalawa! Pero papalag pa rin! Luwash on the backline! Si Rebo yung gusto niya dito! Tatama ba na stun? Pero si Carl TZ enough para bugawin din sa kay Luwash! At mo siya po yung mapapatay dito! The turnaround from Bren Esports! Tatlo ang kanilang napatumba! Hinahabol si Raflesha pero hinahayaan! Napakabilis ng follow-up na meron ni Farsa ngayon! Mabilis! Ayun na nga! Sa boom! Bago pa ako magsalita, the burst is indeed real for the side of Bren Esports. Meanwhile, Sunsparks. Para dito kay Pew! Nakuha niya dito ang red at mukhang makakabawi pa sila dito as greed will fall down sa kamay ng Bren Esports. First blood, samahan mo pa nung Fiend Dread Buff. Hindi na kami nakakatakot. Nakakatakot. Nakakatakot pa rin kami. Nakakatakot pa rin kami at siya, kami pa rin ang siyang tunay. Papasok si paring Honda dito. Pero Doc Rebo, man, iba yung pinapakita ng Bren Esports dito. Kumbaga, yung galaw talaga nila. K gold lead. Blazing Dumet, right? To catch out kaya Yahoo Yahoo will just go down. Yes, this COCO is fully farmed na. Or napakaganda ng farm ni COCO dito eh. I believe, man, more than two or two items na dito si COCO. Kaya he's got all...